guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito na ako ngayon sa Warden. Higintay na lang ako ng bus ko. Tapos di pa ako nakapag-lip tint. Ito yung bago kong lip tint. Kasi ubus na yung isa ko. Yun. Anong sinaid-said ko na nga ito kahapon eh. Kaso talagang ubus na talaga. Ito, pakita ko sa inyo guys. So ito yung luma ko. Mas dark yung binili ko. Ayan, light to eh. Bakit hindi siya masyadong kita na dark para pares sila ng kulay? Ayan, maglagay na muna tayo. Para naman hindi ako masyadong putla, diba? Malamig ngayon. Nakikita nyo ba? Umuusok. Ayan. Ano kalas ngayon eh? Feels like negative 6. Tapos ano, nag-snow pa. Pero hindi naman malakas, super hina lang talaga guys. Maganda man yung aking lip tint guys. So, sabi ni Marvin, mas bagay daw sa akin medyo. Hindi ko sibagay sa akin yung mga medyo light eh. Kasi hindi naman ako maputi, morena naman ako. Kaya hindi bagay, dapat yung medyo mga padark ng konti para mas pansin. Putla kasi akong tingnan kapag yung mga light. Gandang-ganda pa naman ako dun sa ano. Kasi yung mga Korean, ang gaganda ng mga lip tint nila. Ito yung mga ginagamit nila. Kaso syempre sila mapuputi. Kaya kahit anong kulay, bagay sa kanila. Sa akin hindi. Kabidyo call ko kahapon yung papa ko. Tapos syempre, nakaganyan ako. Eh di, parang wala na talagang liag. Sabi ng papa ko. Pero ang laki na talagang tinaba ko. Pero ng papa ko, ang laki mo na Casey. Hindi ka natulad nung dati. Wala ka ng liag. Kasi namahala ko kasi yung pagiging payat ng papa ko dati. Kaso yung ngayon, lumalaki talaga ako nung lumalaki. Mas malaki na ako sa mama ko. Siguro ano na ako ngayon, mga 60. 60-19 bang ko. Si mama daw wala daw siyang 60. Kakakain natin yan. Kaya nagda-diet na ako. Para naman sa summer. Kasi enjoying talaga namin ni Marvin yung summer. Sabi ko, ba yung mga ano, kasi ang dami nga dito sa ano, sa Toronto, event tuwing Sabado at Linggo, may event lagi. Iba-iba. Siyempre, ano dito madami, iba-ibang lahi. Kaya parang lahat ng ano, yung mga food nila tuwing Sabado at Linggo. Halimbawa ngayon, ano, dito sa lugar na to, may Korean, ano, parang festival, mga ganun-ganun. Ano nga ba yun, yung Taste of Manila, August ata yun, guys. Bababa na ako dito, guys. Ito yung Bellamy 9 para mas mahaba yung tulog ko. Kasi super agap ko na pa dumadating sa ano. Hindi naman super aga. Siguro mga ano. Naghihintay ako ng 15 minutes. Eh, ang lamig. Mas malamig doon sa ano. Sa Scarborough Town kaysa dito sa Warden. Kaya dito na lang ako sa 9. Kasi ito naman yung sinasakyan ko dati nung nandun pa kami sa kabilang bahay. Na ano lang ako dati. Parang na trauma dahil nga late siyang dumating. Nalate ako sa Scarborough Town, so naiwan ako ng bus. Kaunahan tayo. Good morning. Ayan, wala pa kataw-tao guys, tayo kaunahan. Yeah, alis na tayo. I-idlip muna ako guys. Guys, nandito na tayo sa Scarborough Town. Hintayin ko lang yung bus ko papunta sa work. Dito na ako papwesto para mabilis pag dumating na. 4 minutes na lang dadating na din. Guys, out na tayo sa work at nag-snow ngayon. Makasakay na tayo, guys. Ayusin ko lang tong wallet ko. At Diyos ka tayo. Bigat tong bag ko kasi nandito yung mga baunan ko eh. Yung tubig ko. Ayan. Itinali ko na yung scarf ko dito sa bag ba kasi mamaya maglaglag na naman. Lumalakas yung snow. Ayun, kung nakikita nyo dun sa... Guys, hindi na ako pupunta sa loob ng Scarborough Town. Bukas na lang siguro kasi wala akong dalang bag. Bala ko sanang bumili ng frozen na mga prutas para sa smoothie tayo. Lumalakas na siya. Okay, hindi ako maglalakad pa. Hintayin ko na yung bus. Nandal tayo guys sa ano. Sasakay kasi basa. Guys, ayun yung itsura ngayon sa labas. Nandito ako sa Warden Station. Lumalakas nga yung snow ah.
Dating na rin yung bus ko. Sumilip lang ako dito. Ayan na guys, yung itsura. Ang gandang tingnan ng snow, no? Pero malamig. Buti na lang naka-winter boots ako. Lakas na, lumalakas na siya. Ang cute, oh. Ngayon ko lang siya napansin na nag-snow dito. Diyan sa part na yan. Yeah. O, tayo nakabinyag. Hello guys, hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina kasi talaga namatay na yung phone ko. Tapos, nalobat yung phone ko kanina pagkadating ko, nagbibideo ako dun sa labas kasi nga nag-i-snow, natutuwa ako sa itsura sa labas. Bigla na lang namatay, tapos ayun, hindi ko na namalayan na yan. Na hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nag-upo na ako dun sa sofa hanggang sa naka-video call ko na rin sila mama. Kasi dumating kanina yung namin, balikbayan box, bahay namin. Tinatawagan ko si mama, hindi, biglang nag-another call yung pala. Tinatawagan siya nung Forex, hindi daw makita yung address namin. Hindi daw lumalabas sa Google. Hindi daw lumalabas sa Google. Lumalabas? Hindi daw lumalabas yung address namin. Tapos yun, tumatawag kay mama para magpa-ano kung saan ba yung daan papunta dun sa bahay namin. Tapos yung sinagot na ni mama yung tawag. Ano? Nasa, anong ba yun? Sabi na, kabideo call ko na si mama, nandun siya sa labas ng pinto. Umuulan kasi dun sa amin. Pinakakita niya sa akin na ano, maliit. Sabi na mama, kala ko malaki yung truck nila, maliit lang daw. Umuulan pa, dalawang tao yung nung box, binuhat. Kasi si mama lang kasi yung tao dun, yung kapatid kong lalaki, tulog pa. Bigat daw yung bigat. Ang bigat daw sa... Sabi ng driver, ang bigat daw, ang bigat. Kaya dalawa silang nagtulong dun. Tapos nilagay pa nila dun sa bitulak. Umuulan pa nga, umuulan kanina. Tapos yung kala Marvin, una kasi dumating kala Marvin. Gabi dumating sa inyo, ano ba? Gabi dumating, tapos... Sinabi ko lang mama, tapos sabi nila, ay baka bukas na dadating. Sabi ko nga, baka next week naman, baka yung natin next week pa. Tapos dumating naman, napakaaga alas 7. Kala mama Aida, anong oras ba dumating? Pero gabi kasi yung kala mama Aida sa Laguna. Parang ang nangyari ay nanggaling silang Laguna, tapos diniretso na nila ng Quezon. Keso na sila siguro, inuna lang kung ano pa yung mga i-deliver sa kung saan man mas malapit. Kaya kinabukasan or sa kung saan, minsan nata yung mga ganun, yung mga nagde-deliver, natutulog na lang sila doon sa biyahe or palitan sila nung Hindi paggabi ata, na lang sila, natutulog na lang sila kung saan pwede yung papag-park nung truck, no? Kasi dalawa sila, kalimitan pag dalawa halinhinan sila sa pagta-drive, ganun. Ayun. Yung wala namang naging problema. Yung sa inyo, wala namang problema. Sa amin, wala din. Di ba nga nilagyan namin ng tape, yung makapal na tape, kaya goods naman kahit pa paano. May konting mga yupi-yupi lang kasi. Yupi ba? Yung amin, medyo may yupi-yupi na yung mga tabi. Gawa nga ng tinutulak-tulak lang yun. Pinapaikot-ikot lang yung balikbayan box kasi nung sa amin, nung kinuha sa bahay, pinaikot-ikot lang nila. Tapos ayun, nung pag-open naman ni mama, yung ibang mga chocolate, medyo na natunaw ng konting-konti lang. Hindi siya yung as in tunaw. Hindi, walang nagkayat sa balikbayan box namin na chocolate. Okay naman. Sa inyo, wala din. Yun. Kaya buti na lang ay kasi na-expect ko nga katapusan pa yung dadating. Tapos nagulat ako, uy, nagdating na. Sa awa ng Diyos, okay naman. Hindi tayo... minalas sa pagpapadala ng first ever balikbayan box namin ni Javi. Goods naman lahat, kaya okay naman kami. Tapos ayun, doon naman sa work ko kanina, hindi kami busy ngayon, be. Buti naman. Kala ko, ayun nga, kinabahan nga ako kasi akala ko magbabawas ng tao. Ay, di ba nga minsan, dalawang machine ang parang minsan ako dalawang machine. Sa isang machine kasi, 6 arms. Minsan, 8 arms. Hati, naghahati kayo. Parang 1.5 machine yun sa akin. Tsaka yung isa, 1.5 machine. Ang nangyari, isang machine lang talaga kami as in kanina. Kasi hindi nga daw busy. Sabi ko, wow, buti na lang hindi sila nagbabawas ng tao. Ganun naman daw. Kapag magbabawas daw ng tao, nagsisimula daw panggabi eh.
sa panggabi, panghapon. Kahulihan daw pang umaga. Kaya sabi ng mga katrabaho ko na panghapon, okay na daw na pang umaga ako kasi kapag nagbawas ng tao, yun daw ang advantage ko, hindi agad nagsisimula sa amin yung bawas ng tao sa panggabi muna. Hindi kasi daw pwedeng umaga magbawas ng tao. Kapag talagang kailangan, dun lang. Tapos last week nga, hindi na, may ibang mga hindi pumasok kasi tinanong sila kasi hindi nga daw busy, baka may mga gustong umabsent muna. Parang wag muna pumasok ng Friday, magpahinga muna. May mga iba nagpahinga. Ako naman, hindi ako tinanong kung gusto kong ano. Baka, syempre, kailangan natin pumasok. Kaya, ayun, pumasok naman ako. Hindi naman masyadong mabigat yung trabaho namin talaga, guys. Kaya, ang babait pa ng mga amo namin. Ayun. Kaya, dire-diretso lang work natin. Yun lang naman mahalaga sa amin ngayon. Mayroon akong maayos na trabaho na dire-diretso dahil pambayad ng mga expenses namin. Tsaka, kailan tayo makapag-vlog? Papag maaga pang uwi ni Marvin bukas, guys, mag-vlog kami ng about dun sa mga requirements ng tourist visa. Requirements ng tourist visa, isi-share namin sa inyo. Tomorrow. Tapos bukas, hihintayin ko si Marvin sa Walmart. Maghanap muna ako ng mga sales sa Walmart kasi gusto kong bumili nung ano sa Walmart. Ano yung bibilihin ko? May balak akong bilhin pero ano na lang. Bakal ano. So, yun. Kanina ay galing si Marvin sa school at medyo malakas yung snow nung umuwi ka. Patapos na. Medyo lumakas din yung snow kanina kasi yung mga friend ko sa Facebook ang daming my day na malakas. Oo. Ang ganda nga nung kala Lucy Torres, hello. Ang ganda nung my day niya, nasa snow sila. Slow-mo! Ito yung mga snow, parang ano din, slow-mo din. Ang ganda ng pagkakakungka, ang ganda rin ng camera niya. Sabi ka, ang galing. Eh ako naman, wala naman ako ibang tatambayan, kaya diretso bahay na lang naman ako. Bahay lang, kasi hintayin ko si Marvin. Nabuburyo na nga ako kanina, nasa bahay lang ako, mag-isa lang. Mag-ano na lang ako. Gala na lang ako uli. Gala. Gusto kong gumala na uli sa downtown, bes. Kaya uli tayo makagala. Downtown. Ano na akong downtown na ano? Masarap kasing gumala sa downtown kapag summer na eh. Wow, talaga tayo sa summer. Kaya kailangan nating ubus pera naman. Di ba nga sabi mo last year nung ano summer, di ba ang laki din na nagastos natin kasi ang daming event. Sabi mo, be, dapat pala pag winter hataw-hataw tayo. Tapos dapat may budget tayo ng summer kasi madami. Po yung CNE ha? Bebe. Alam mo CNE? Yung parang perya, yung may mga Paris wheel, ang daming tao daw dun eh. Dadalhin mo ako this year, ha? Bo, siyempre. Parang gusto ko rin pumunta ng, Toronto Zoo. Gusto ko rin. Gusto ko yung mga, sa zoo. Magkano ba doon? Mahal ba doon sa Toronto Zoo? Commute. Meron diretso dun, di ba? May bus ako nakita, Toronto Zoo sa, sa Kennedy. May nakita ako doon. Check mo nga yun. Toronto Zoo. Punta tayo. Magkano kaya yun? Gusto kong pumunta doon, eh. Tingin-tingin ng mga, Mahayop din naman ako eh. Naantok na ako guys kasi may trabaho pa tayo bukas. Tapos, ayun, sabi nung katrabaho ko kanina, medyo sabi niya, uy, ang aliwalas ng mukha mo. Parang kumikines. Ay, parang kahapon lang ako nag-start nung skincare routine. May napansin na agad kasi medyo makinang-kining ata yung mukha ko kanina. Kaya napansin nila. Tapos naglugay ako. Eh pagkalugay ko, bagsak na bagsak pa yung buhok ko. At talagang sinuklay-suklay ko. Para naman maayos tayo pag uuwi. Sabi ko kay Marvin, magme-makeup na ako, be. Namimiss ko na yung mga itsura ko dati pa makeup. Tapos sabi ko, ay, iya ko pala mag-makeup sa work. Siguro pagkalabas ng work, doon lang ako magme-makeup. Nanap ko ngayon parang parang foundation. Ito. Yan, galing pa to sa Pilipinas. Hindi ko nagagamit. Parang isa or dalawang beses ko pa lang siya nagamit. So, sabi ng mama ko, tabako na daw. Mag-diet na daw ako.
Ang tamo-tamo ngayon, ano na naman yung sabi na may sumusuporta sa kanya. Diet na rin daw ako kasi sila mga nagda-diet na sa bahay. Baka ako na lang yung mabigot. Kasi ang laki na nung ano ko. Pero nagda-diet naman ako. Start kahagabi. Ito lang naman isa hindi nagda-diet. Eh, paano tayo matutuloy sa pagda-diet kapag yung isa natin kasama ay kain ng kain? Di ba madadamay tayo, guys? Hindi. Be Wednesday na ulit pala bukas, guys. Last day na uli ng school ni Marvin. Tapos work na uli siya. Tapos day off. Tapos work ulit. Tapos back to school. Katapusan na next week. Kaya super lapit na talaga ng April. April yung ating iniintay at pagtatrabahuhin ko na ng madami si Marvin para tayo ay makapagpahinga naman si Marvin naman ang ating papagutin, guys. So, ayan na, magpapaalam na ako. Talagang pumipikit na yung mata ko, guys. Medyo okay naman yung aking skincare nga. Medyo maaliwalas naman yung mukha ko. So, ayan lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!